My name is Sam Liuson. I got married back in 1993 to my beautiful girlfriend of 5 years. I had a budding career, and life was good. As a young businessman, I got into the typical cycle of whining and dining customers, living in the fast lane and having a chauvinistic type of a lifestyle. I compartmentalized my professional life separate from my church life and home life, thinking that that one did not affect the other. I simply did not connect the dots. Years went by while we were financially blessed. We couldn't have children. Considering the time that from when we were dating, 14 years went by and we simply could not have children. My wife was so sad and frustrated that intimacy became few and far in between. She then started to talk about adoption. I was torn between helping her, but I also didn't have the inclination for it. It may sound too simplistic and insensitive to a lot of you, but the middle child syndrome in me kicked in. And to cut the long and embarrassing story short, I got involved with a friend of mine who was in dire straits, and I took advantage of the situation and had a child with her. We agreed that she would give me the child because she simply couldn't raise her with her resources. I lied to my wife, my family, and my friends, saying that I happened to have stumbled into a couple who was putting up their beautiful child for adoption, that I was conveniently at the right time, at the right place. It was probably the happiest days of my wife, finally having a baby to call her own. I thought to myself, what she doesn't know won't hurt her. But I was unfaithful, unrepentant, and living a lie. One day, upon the advice of my attorney, I finally admitted to my being the biological father of our little daughter to lessen the complications of our so-called adoption. I wish that I could tell you that she was happy and we lived happily ever after that, but our married life went further downhill after that. We suffered a roller coaster of emotions for a season. Some days were peaceful just because we didn't want to fight. Some days were dark and ugly. All the while she was taking care of my daughter, of whom she treated as her own, taking in all the hurt that reminded her of my infidelity every day. Separation was now being discussed on the table. Those were the saddest and the most painful days of my life. My in-laws were even involved, but because they were walking with the Lord, they forgave me and were against separation. And they even encouraged us to forgive each other and work things out. I apologized to God and my wife for days on end. At that point, our lives were in shambles. But because my wife came from a broken home, she didn't want to end up in the same fate. And so we continued to exist as a family. She chose to forgive me. And because God is loving and merciful, after 2 years, as our little four-year-old prayed for a little sister, against all medical impossibilities, my wife miraculously got pregnant. Praise God. God sustained our baby through the perils of a difficult pregnancy. Even at one point when my doctor asked us to pray in his clinic because he had done all he could, but it didn't look too good. After 8 months of pregnancy, our little Bella was delivered. She was premature, but she was a fighter. Despite coming out 4.75 pounds and having to be in an incubator for a few days, she was okay and she was normal.
I wish I could tell you that I remained faithful after that, but my foolishness did not stop from there. Because I was young and selfish, I gave in to my carnality. I knew I was in sin, but I couldn't get out of that crazy cycle. I felt lost and frustrated at the whole situation that I just told my wife not to worry about me anymore, not to care for me anymore, just take care of the kids. That because of the pain that we have caused each other, I appealed to her that we just live together for the sake of the children. It was either that or we separate with one child each. But I could not forget the hurt that I saw in my wife's eyes. While I didn't know what it was exactly, but beneath all that hurt, anger, and frustration, we both knew that there was still love. But what was in the way of that, the emotional pain, was a huge chunk of pride and a boulder of unforgiveness. While the world would tell us to give up on each other, God's word told us to forgive one another, to love even at our enemies. As my prayer to God was to hang on to me in my unrighteousness, my wife continued to bear and forgive me and kept praying for me. She led me to attend CCF services at St. Francis Square. That time was the time when Pastor Peter was preaching on a series of family life. I was so moved by the weekly messages that when they announced about a marriage retreat, we signed up. We attended and realized so many instructions that were written in the Bible that we were ignorant about and were doing wrong all this time. I guess God spoke to me in more ways than one. That retreat was life-changing. Since I have learned to deny my lustful self, to avoid circumstances, situations, or events that will compromise my renewed commitment to God and to my wife, I have been consciously guarding my eyes and my thoughts because I know my weaknesses. I have also since learned that everything we think, say, and do has consequences. I have since learned that God is not only good, but He is holy and He is also just. Since I learned my lessons, I have recommitted my life to the Lord. I have been faithful to God and my wife. Since 6 years ago, I started joining a small group of men, which eventually I took over in facilitating Bible studies. Life has been joyful, serene, and meaningful for me since we chose to forgive each other. I enjoy my life and my family immensely. I also finally learned to abide and let Him take control of my life. The Lord has blessed my family and my business even more as I followed His word. God has forgiven me, my wife has forgiven me, and my daughter has forgiven me. And that's all that matters. Thank you. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Request ko lang po, tayong pong lahat ay tumayo. Mag-pray lang po tayo. Pag-pray din natin si Brother Sam. Pag-pray natin ang bawat isa sa atin. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful testimony that we heard from our brother. Thank you, Lord, for the story that you have created in his life. And Lord, I know that most of us here also have our own struggle, Father God, to deal with. And I just pray, Father God, to continually speak to us through him and also to our discussion this afternoon. Lord, I pray to protect him. I continue to use him, Father God, for your glory and honor. And I pray, Father God, that the life, the changed life that he experienced, I pray to be also true to every one of us, O God, in this place. Thank you, Jesus. Lord, may you continue to use us as a church to, Lord, to
to be a catalyst, O God, to our nation, a catalyst of change in our land, O God. We pray, Father God, for our president. We pray, Lord, for all our leaders, O God. Continue to move, O God, in a mighty way. Continue to cleanse, Father God, our country. That, Lord, that those who are corrupt, Father God, may truly be exposed in the name of Jesus. And may those who are practicing corruption, I pray that they may learn, Father God, that they may change, that they may truly repent before you, Lord. Father God, thank you. Thank you, Lord, for your faithfulness to us. And I pray to speak to every one of us, O God. I pray to allow your Holy Spirit to move freely in our midst to accomplish your purpose. Father God, let your name alone be given glory. And may our hearts be, Lord, humble enough to listen to your word and to change, Lord, with whatever things, but in any way for that you want us to change, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Maantay lahat mo po. Alam po ninyo, habang pinakikinggan natin yung testimony, ako, habang personally, habang pinakikinggan ko yung testimony ni Sam, maybe to some of us, maaaring tanong natin, buti pa siya nakabawi na. Yung iba sa atin, siguro we feel so frustrated na parang ako ba magbabago pa? Paano kaya Christian na ako? Pwede pa ba ako magbago? May pag-asa pa ba ako? Meron pa ba? Yung parang, meron pa ba akong pagkakataon? Alam niyo kung minsan, pagka iniisip natin, pag tayo nagkakamali, we feel na parang may, parang totoo ba akong Christian? Have you ever felt or have you ever asked yourself that question? Christian ba talaga ako? Kapag mag-fail ka, every time you experience failure, maraming mga Christians, marami ako nakakausap, may ganung pakiramdam. And sometimes, it's so easy for us to condemn others without even looking at ourselves. Tama po ba? Now, yan po ang ating titignan ngayon kasi we are in a series ng ating pong topic na blessed to blessed. Naalala pa po ninyo? At sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Genesis, starting from Genesis chapter 12, nakita ho natin, diniinan ho natin, pinakita ho natin dito, that somehow God is blessing His people, not only for us to enjoy it, but for us to bless others. Amen po? Okay pa po ba kayo? Now, ito po ang napakagandang bagay na dapat natin maintindihan. Paano doon sa triangle of blessing na pinakita sa atin ng Diyos? God, faith, and obedience. Paano kung mawala ka doon? May pag-asa pa bang bumalik? Can you still get back to that triangle of blessing? Kaya ngayong hapon, ang ating talakayin, ang pamagat po natin is get up when you stumble. Get up when you stumble. In other words, keep on getting up for God upholds you. Tingnan ho natin ang kwento na ito sa magitan po ng Genesis chapter 20. Masahin lang ho natin kung meron po kayong Bible at kung wala naman, andito po sa atin sa slides. Now Abraham journeyed from there toward the land of Negev and settled between Kadesh and Shur. Then he sojourned in Gerar. Abraham said of Sarah, his wife, "She is my sister." So Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream of the night and said to him, "Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is married." Now Abimelech had not come near her, and he said, "Lord, will you slay a nation even though blameless? Did he not himself say to me, 'She is my sister,' and she herself said, 'He is my brother'? In the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this." Then God said to him in the dream, "Yes, I know that. In the integrity of your heart, you have done this. And I also kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her. Now, therefore, restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not restore her, know that you shall surely die, and you and all who are yours." Now, tuloy tayo. So Abimelech arose early in the morning and called all his servants and told all these things in their hearing. And the men were greatly frightened. Then Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us? And how have I sinned against you that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done to me things that ought not to be done." And Abimelech said to Abraham, "What have you encountered that you have done these things?" Nasusundan niya po ba yung kwento? Hello, okay pa po kayo? Okay. Tinitingnan ko lang po kasi may ibang natutulog na. Now, ito lang, bago ko ituloy yung basahan ho. Patawarin niyo po ako kung kino-call ko ho'y attention nung natutulog. Ano, hindi ko kayo hinihiya.
Kaya lamang po yung puso ko po ay nagdurugo para makita kong hindi nyo marinig yung dapat nyo marinig. Kasi ito po hindi ko mensahe. I still believe that this is God's message for you. Okay po? So don't misinterpret na parang hinihiya ko kasi somebody asked me, Pwede Bong, bakit ka ba lagi nagbabanggit naman natutulog? Totoo ba yun? Palagay nyo. Gusto nyo makyat kayo dito. Yung iba nga, alam nyo eh, katabi nyo na nga eh. Kayo naman, nagbibiro pa kayo. Diba? So, hindi ito pang insulto. Magkakapatid tayo dito. And sometimes we do it in a joking way because we're just family. Diba? Pag sa pamilya, parang magaan, nagsasabihan tayo. Tama po ba? Ngayon, pag napipikon ka, ibig sabihin, nasasaktan ka. Talagang gano'n. Diba? At kung nasasaktan ka, marahil tulog ka. No. Balik tayo. So let's continue. And Abimelech said to Abraham, what have you encountered that you have done these things? Sabi gano'n. Abraham said, because I thought surely there is no fear of God in this place. And they will kill me because of my wife. Besides, she actually is my sister and the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came about when God caused me to wander from my father's house that I said to her, this is the kindness which will show you to me. Everywhere we go, say of me is my brother. Okay. Now, Abimelech said, behold, my land is before you, settle wherever you please. So Sarah, he said, behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Behold, it is your vindication before all who are with you. And before all men, you are cleared. And Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his maid so that they may bore children. For the Lord had closed fast all the wombs of the household of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Now, tingnan niyo po. Ito yung kwento, no? Nakibabasa natin yung kabuuan. Let's try to analyze. Let's try to understand. First of all, ito pong napagandang paalala ho sa atin ng Diyos. Una-una, as Christians, this is God's promise for all of us. God, the steps of a man are established by the Lord. And He delights in His ways. Tandaan nyo ito. If you belong to Jesus, if you belong to God, ang habawat hakbangin natin ay hawak ho ng Diyos. Nasusundan po. And this is what He promised. When He falls, look at the word, when. When He falls, He will not be hurled headlong because the Lord is the one who holds His hand. Ulitin ko po, hindi ho exempted ang sino man sa atin. If we say we're Christian, we don't ever think na exempted tayo sa pagkadapa. Sabi niya, when you fall, pero isa lang bagay na tiyak ako. When you fall, sabi ng Bible, you will not hurled headlong. Hindi ka susubsob. Bakit? Hawak ka ng Diyos. Kapag sumubsob ka, marahil akala mo lang hawak ka ni Lord. Naintindihan mo natin. Maybe you haven't given really your life to Jesus. And you just think na Christian ka na. But the proof is this. If God is holding you, ito ang promise ng Diyos. In Proverbs 24:16, for a righteous man falls 7 times and rises again. Itong pinagkaiba. Everybody falls, but the difference is this. If you belong to Jesus, babangon ka ulit. Amen po? Mga sabi sa kanila mo, sa tabi mo, hindi ka maaaring matulog ng tuloy-tuloy. Babangon ka. Now, spiritually, sometimes we feel that we're sleeping spiritually, but you will not remain there. Why? Because if you belong to God, because He's holding you, He will hold you up. Iangat ka niya. And surely, you will rise up again. Naintindihan po natin. Now, dito po sa kwento ni Abraham, nakita ho natin na isang very good example. Here is Abraham. Anong ginawa ni Abraham? He lied to Abimelech. Sabi niya, here is my sister. Naalala niyo po, kapatid niya lang daw. Sino ba si Sarah? Siya po ay kanyang asawa. And yet, he lied. Telling Abimelech na siya po ay kanyang kapatid. Now, tingnan ho natin sandali. Dito ho, nagkamali ho si Abraham. Dito ho, talagang bumagsak po siya ng maliwanag. Ngayon, alam niyo po, mayroon po kasing nag-testify. Isang beses po may nag-testify. Sabi niya, ang Diyos, binago ako. Talagang tuwan-tuwa ho siya na declaring that God changed his life. Dati akong babaero. Ngayon, hindi na. Dati akong sugarol. Ngayon, hindi na. Praise God. Ganyan, tawalak pa kayo mga tao. Dati akong magnanakaw. Ngayon, hindi na. Isa na lang ang hindi pa nababago sa akin. Pagsisinungaling. Pag-isipan nyo. Iba-ibang tao, wow, nag-change na siya. Pero hindi eh. Isang bagay lang. Ibig sabihin, isip natin, sinungaling naman, lahat naman, nagsisinungaling, maliit lang naman na bagay yun. Alam nyo, kung yun ang problema mo,
malabo na yung paniwalaan pa lahat. Naintindihan po? Kaya ho ang tanong, makakabawi pa ba tayo? Let me repeat, get up when you stumble. Why? Because God is holding you. Kung totoo kay Kristo ka, imposible na manatili ka niya because God is holding you. He will make sure that He will lift you up and then gagawin niya in several ways, in infinite ways. At mamaya makita natin how God did it to Abraham. Kaya two things that we need to understand. Remember the word, up. No, up. Sabi sa katay mo, up. Get up. Sabi mo. Okay, up. Unang-una. Bakit ba tayo nahuhulog? Bakit hindi tayo bumabangon? Kaya letter U, understand the anatomy of sliding backwards. Bakit understand? Sa maraming tao, kaya sila nahuhulog, napaka-ignorante nila. Hindi nila naiintindihan ang maraming bagay-bagay. To some of us, we don't understand the consequences of sin, which only God understands. Bakit ko sinasabi? Can you imagine this? To some of us, we play around with the thing, with temptation. We play around with sin. Hindi natin naintindihan dahil napaka-ignorante natin na merong masakit na kapalit yun. Sample lang. Sabi ng Bible, when you look at a woman with lust, you have already committed adultery in your heart. Pag-isipan niyo, parang, wow, ganun lang. Pero isipin niyo yung lalim nun, ha? Yung lalim nun, sabi ng Diyos. If your right hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to be in heaven with one arm than with the whole body in hell. Sa atin, hindi natin naintindihan yun. Ganun kaseryoso? Puputulin mo yung kamay mo? Huwag ka lang magkasala. Mabuti pang putol na lang yan. Para sa atin, hindi natin lubos na naintindihan. Kaya tayo, we just play around with sin. Isipin yung sabi ng Diyos, pag yung mata mo nagdudulot sa'yo ng kasalanan, ukuitin mo. Ha? Palagay ko yun ay literal nating susundin. Marami sa atin bulag. Hindi sa totoo lang. Kahit ako, hindi ko sinasabing explained ako dyan. Kung ano lang, palagay ko bulag na ako. Ang problema lang, sabi ng Diyos, hindi yan literal. Bakit? Kasi kahit tanggalin mo isang mata, yung puso pa rin eh. Naintindihan natin. Pero ang pinapakita ng Diyos, yung lalim ng consequence ng sin. Kaya understand. Don't play around with it. Isipin niyo na mabuti. A God who is so comfortable in heaven, He does not need us, and yet He had to come down and die for our sins. Bakit? He sees and understands something that we don't understand. Yung naiintindihan niya, matinding kawawa naman itong mga taong ito, wala na itong pag-asa. For eternity, they may be happy for a while, for what, 80 years, let's say 100 years, but they don't understand the suffering for eternity, away, apart from God. But God understands, that's why He had to come down, and even had to die on the cross, for you and for me, because He understands. Alam niyo kung bakit hindi tayo bumabangon minsan? Napaka-ignorante natin. Nakakalimutan natin na sobrang mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayo magdusa. Kanya lamang pinipili natin yung gagustuhan ng ating laman na pansamantala at hindi naintindihan na meron yung matinding kapalit. Nauunawaan po. Ngayon, para naman ho maunawaan natin ito na mabuti, lahat tayo is prone to fall. Everyone, no exemption. Kaya wag na wag yung isipin na dahil, oy, ano na ako, Christian na ako, sigurado, nagsisisip na, hindi na ako magkakamali. Mali ka. Doon pa lang, mali ka na eh. Nakakaninihan? Lahat tayo nagkakasala. Kaya kung alam natin ito, unang-una, magiging mahinahon tayo sa ating sarili. Minsan kaya ayaw natin bumangon, alam niyo bakit? Hindi natin mapatawad ang ating sarili. Naalala ko, meron pong isang babae, humingi ho ng prayer, nabaliw ho, nabaliw. Napagpunta ko doon, sabi ko, Panginoon Diyos, anong gagawin ko? Kung ano-ano sinasabi, ikaw, sabi ko noon, ikaw, lalaki ka, napakapangit mo. Sabi ko noon, baliw nga ito, sabi ko. Meron magsasabi ng totoo, ata yun, di ba? Ang sabi niya, talagang siraw ko, ano-ano sinasabi, sigaw ng sigaw. So I was praying, sabi ko, Lord, ano sasabihin ko sa taong to? Parang bakit ganito, ano sasabihin ko? How can I minister to her? Bigla-bigla sabi ng Diyos sa akin, give her Psalm 103. Oops. O nga, no? Sa pagbasa, pagsabi ko ng Psalm 103, oh, iyak ng iyak. Masa ko, ba't, yung pala, hindi niya mapatawad ang kanyang sarili.
Alam nyo, kaya minsan ayaw natin bumangon. Isip natin, wala na akong pag-asa. Nakakahiya kay God. Alam nyo, ulitin ko sa inyo, hindi na sorpresa si Lord na madapa tayo. Kaya when you fall, hindi na natin sorpresa ang Diyos. He knows exactly. Alam niya na kasi, alam niya din yung ating mga kagawian. Alam niya yung ating ugali. Alam niya yung ating naging kasanayan. Alam niya yung ating background. Alam niya yung ating nakaraan. Alam niya, kaya kahit si Peter, naalala niyo? Sabi ni Lord, I prayed for you, Peter, so that your faith will not fail. Because before the crow, anong sabi ni Lord, before the cockcrow, sabi niya, 3 times you will deny me. Naintindihan? Oh, twice pala, twice. Cockcrow twice. Sabi niya, you will deny me 3 times. Isipin niya, alam ng Diyos, so he prayed. Naintindihan po natin? Alam ng Diyos that we are all prone to fall, but we don't. Sometimes we feel that we are invincible. Hindi totoo yun. Walang invincible sa atin. Minsan, isipin nyo, naalala ko, mayroong isang pastor. Isipin nyo, dinidisciple niya. Yung isang pastor din. May asawa din. Pareho sila may asawa. Kasi isip din ang mga pastor na ito, okay na ito, hindi doon magkakasala. Anong ginawa? Ikaw na muna sumundo sa asawa ko. Ikaw na muna mag-drive para sa asawa ko. Ikaw na muna. Alam nyo, katagal-tagal nun, nabuntis yung asawa niya, hindi niya anak, anak nung assistant. Nakakalungkot, di ba? Kaya ako, laki na pasasalamat ko dito sa sa atin sa CCF. Alam niyo bakit? Bawal lang, hindi ini-encourage na yung babae at lalaki kayong dalawa lang sa kotse. Naintindihan? Kung gusto niyo, sa hood. Para safe. Hindi, sa totoo lang, laking pasasalamat. At itong napaka-importante. Because if you know that we are all prone to fall, wag ka nang, kaya importante yung D-group na yan eh. Importante yan. Kaya importante yung accountability kasi doon tayo nagkakatulungan. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kaya walang sino man sa ating magmamalaki na, hindi, I can be a Christian on my own as long as I'm doing my own quiet time. Mali ka. Mali ka. Kasi ang linaw na nang sabi ng Diyos eh. Si Abraham, he met God, he was praying, he was very close to the Lord. A friend of God, sabi pa nga ng Bible. And yet, dito ho, nagsinungaling na naman. Hindi to una, pangalawa na ito. 25 years ago, about 20 to 25 years ago, nagsinungaling na siya. Kaya hindi ko mo panalo ka na po ilang taon, okay na. Naintindihan po natin? Ako ho, mainitin ang ulo ko. May sarili akong alam ko ho yung aking kung sariling hina. Minsan ayaw lang natin pansinin ating mga sariling hina eh. Pag sinabi na sa atin ng mga anak natin o kaya ng ating mga kakilala, minsan nagagalit pa tayo. Hindi. Minsan, tulong nga sa atin yun eh. Ako po, ang hina ako talaga, mainitin ang ulo ko. At hindi lang ako mainit ang ulo, bayulente. Naalala ko, nung bago pa lang kayo mag-asawa ng asawa ko, nung mga bagong taon namin, selos ho ng selos. Ba't naubo ka? Parang ayaw maniwala ah. Ni. Totoo yun. Nako, maniwala. Selos ang selos. Napikun ho ako. Talagang sinapako ho yung pader. Pah! Sising-sisi ako. Ang sakit. Pero akala ko, okay na for a long time. Okay na. Alam nyo, paglipas ng ilang mga taon, siguro 20 taon na lumipas, biglang nag-init na naman ang ulo ko. Sinunto ko na naman yung pader. Basag! Sabi ko sa Panginoon Diyos, Lord, patawarin niyo ako. Agad-agad, alam yung ginawa ko? Punta ako kay Pastor Peter. Sinabi ko, Pastor Peter, pag-pray niyo ako. Ito ho, may sugat na naman po ako kasi sinuntok ho yung pader. Sabi niya, ang lakas mo sumuntok. Sabi ko eh, di ko po alam pag galit eh. Dahil sa takot ko. Alam niyo, naawa ng Diyos, pinag-pray niya ho ako. Nakaramdam ho ako ng parang biglang lumaya ho yung puso ko. At alam niyo, bigla ho, gumaan yung pakiramdam, di lang gumaan. Naging conscious po ako. Dahil sa consciousness na yun, maingat na maingat ako pag nagagalit ako. Panginoon. Kaya meron pong isa, naasar po ako. Naalala ko, marami po akong gantong karanasan. Meron po akong teacher. Naasar ako. Inong time na yun, ay init ako sa Lord, pray. Pag-pray ko, di ko na ho pinakailaman yung teacher ko, kinuha na lang siya ni Lord. Hindi ako nagpapatawa, pero hindi ko sinasadya yung pangyari, hindi ako natutuwa sa nangyari. Yung isa naman po, BIR. Nung accountant na ho ko, BIR naman. Dinadaya ho yung kliyente ko. Pinag-pray ko dahil ayaw ko na siyang patulan, ayaw ko na awayin. Sa Lord ko na lang sinumbong. Sa awarin ng Diyos, kinausap niya, pinatawag niya sa langit. Alika nga, mag-usap tayo.
Umuwi na rin ho. Hindi ho nakakatawa, but what I'm trying to say is this. Friends, we are all prone to fall. So you better go to God. Kaya nga sabi ng Bible, even in prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kaya nga ho, napaka-importanting panahon natin to pray, napaka-importanting panahon natin to join with other people, with other Christians, because we belong into one body. Amen? Amen po? Ilan sa inyo may mga D groups? Okay. Very good. Praise God. Palakpan natin ang Panginoon. Amen? Kasi yun po'y blessing ng Diyos. Hindi lang yun. Ilan sa inyo umaamin ng inyong kahinaan sa D group ninyo? Oh, tatlo na lang. Bakit? Yung D group na yan, maging open tayo. Ngayon, yung iba natatakot, eh kasi baka i-chismis siya sa iba eh. Eh hindi yan totoong ka-D group. Di ba? Naalala ko tuloy yung mga nagkikwento. Sabi niya, doon sila sa bangkay, para silang na-stranded na sila sa gitna ng dagat. Sabi niya, alam niyo, total, andito na rin tayo, tatlo tayo. Gusto ko lang aminin sa inyo mga problema ko. Nakapagnakaw ako sa opisina. Kaya grabe, nakakahiya. Ganun ba? Ako din, nanloko ko. Gantong halaga. Tapos yung pangatlo, tahi-tahimik ko. Ha, ikaw, anong problema mo naman? Chismoso ako eh, kaya nagmamadali na nga ako umuwi. Kaya tuloy, ayaw na magsabi. Pero alam nyo, ito ho, napakaganda. Ang rule natin dito sa ating D-groups, kung ano yung pinag-usapan sa loob, kay-kay lang, huwag ikikwento sa iba. Di ba? Sa pa yung nagkwento na yun, lagot siya kay Lord. Pero one thing for sure, friends, we are given a gift by God, katawan, but you need to understand, we need each other. You cannot win alone. You cannot win alone because you are just part of the body. We belong to a bigger body. Amen? Kaya we're so blessed by God. Meron pa tayong Welcome Wednesdays. Para kung may problema ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, may Welcome Wednesdays. Diba? Lahat yun, gift sa atin ng Diyos yun. Kaya ho, huwag nating paliwalain. Kasi lahat tayo mahina. Si Abraham na nga eh. Mahina. Kaya sabi ng Bible, look at this. Therefore, let him who thinks he stands, take him, that he does not fall. Ingat ka. Tinan nyo, no temptation has overtaken you which is not common to men. Ibig sabihin, lahat ng temptation, common yan sa atin. So as we learn to work with others, as we learn to live with somebody, with the other parts of the body, nagkakatutunan tayo how he won, magkakatutunan tayo, bigay yan ng Diyos. Kaya understand, ang atake ng Diablo, tandaan ninyo, sabi ng Bible, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. And obviously, mas madali siyang umatake pag nag-iisa ka. Tama? Tama po ba? Kaya we need people with us. Kaya sabi, tingnan nyo, brethren, even if anyone is caught in any trespass, you are spiritual. Restore such a one in the spirit of gentleness. Look at how the body works. Hindi lang yan, but you need to be very careful. Why? Such a one in the spirit of gender. Why? Each one looking to yourself so that you too will not be tempted. Bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Maybe to some of us, may problema tayo. Tulungan mo naman ako. Mahina ako sa bagay na ito eh. Mahina ako sa bagay na ito. Di alam mo na, somebody will call your attention. Oh brother, ingat ka na. Kunyari, may mga lalaki, mahina ako sa babae. Tapos pagdating sa mga babae, biro ng biro, biro-biro, joke ng joke. E di kung nakakaalam yung kapatiran mo, bro, relax ka na. Nagpe-flirt ka na naman. Tama? Tama po ba? Ikaw naman, huwag ka magagalit. Huwag mo sabi, alam ko. Huwag ganun. Kasi be humble. You're part of the body. But whatever you do, it will affect the whole body. Tama? Kaya yun po yung challenge sa atin. Alam nyo, ito, yung ibang tao, hindi lang inaamin ito eh. Tingnan ninyo. Meron yung pinaka-shortest autobiography. Nakakatuwa, sabi ganun. I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I fall in. I am lost. I am helpless. It isn't my fault. It takes forever to find a way out. Nalaglag siya eh. Yun yung first chapter. Sinisisi niya ibang tao. Hindi ko ito kasalanan. Kaya sabi niya, wala na. Hindi ako makakalabas dito. Second chapter. I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I pretend I don't see it. I fall in. I cannot believe I am in the same place. But it isn't my fault. It still takes a long time to get out. Grabe, no? Lahat tayo minsan kung ano yung lagi natin kinahuhulugan, doon din tayo nahuhulog. Tama? Tama po ba? Ano sabi nga na? Ano sabi, I walk down the street, third chapter. There is a deep hole in the sidewalk. I see it is there.
I still fall in. Wow. I still fall in. It's a habit. My eyes are open. I know that I am. It is my fault. Finally, inamin na rin niya. It is his fault. I get out immediately. Now, fourth chapter, I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I walk around it. Umikot na siya. So finally, nalaman niya na rin, ikot na siya. Yung fifth chapter, I walk down a different street. Sa wakas. Pero grabe, no? Panglimang ulit pa, no? Bago madali. Pero ito, alam nyo, isipin nyo, saan tayo lagi nagkakamali? Si Abraham? Pagsisinungaling. Inulit. Tama ba? Iba sa atin, anong kadalasan nating pinagagawang pagkakamali? Minsan, we are not even aware. Ang lungkot. Iba sa inyo, tulog ng tulog habang service. Lagi na lang. Sa totoo lang, pare-pareho mukha yung natutulog, nakikita ko eh. Sorry ah. Sorry talaga. Nagising na siya ulit. Pero, sa totoo lang, minsan pare-pareho ginagawa natin pagkakamali. Iba, laging late. Pare-pareho ginagawa niya, laging late. Hindi natututo sa pagiging late. Lagi na sinisisi pa. Eh kasi ang traffic-traffic eh. Kasi, sa totoo lang, paulit-ulit lang naman yun. Tama ba? Friends, admit your fault. Sabi nga ni isang writer, if you always do what you have done, actually Josh McDowell to, if you always do what you have done, you have always done, you'll always be what you've always been. Hindi ka, kung paulit-ulit mo yung ginagawa yan, talagang hindi na magbabago. But if you want to get up, friends, admit it. Understand. Bawi ka na. Bawi ka na. Kaya sabi ng Bible, he who conceals his transgression, he will not prosper. But he confesses and forsakes them, will find compassion. Di ba? Ito ang problema. Para maintindihan ninyo. Oftentimes, when ito nagsisimula yan with our fear. Nagsisimula yan with our fear. Gradual yung temptation, gradual yan. Tingnan mo sabi ni Genesis 20:11. Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Pag-isipan ninyo, takot niya for his life. Kaya nga sa Christianity, ang challenge ng Diyos ito. Tingnan nyo ha, Matthew 10. He who has found his life will lose it, and who has lost his life for my sake, what? Will find it. Kaya marami sa atin naliligaw. Kasi we often try to live a life for this world. Kaya takot tayong mawala sa mundong ito. You need to remember this. You are not meant for this world. You are meant for eternity. You and I are meant for eternity. Hindi ito. Iba kaya nang dadaya sa kliyente. Kasi isip niya, dito ako kikita. Ano ka ba? Hindi lang ito. Ang buhay nando sa langit. Ngayon, preparasyon lang natin ito. Naintindihan? Masaya ka for a while. Pero pansamantala lang ito. Maugunaw ito. Yung mayroong preparasyon tayo sa Panginoon, mas malayo. Nagkakaninihano tayo? Yung kasama mong babae na hindi naman sa Panginoon, may asawa ka na, pansamantala lang yan. Hindi mo pa nga alam yung immediate na experience eh. Paano pa yung eternity? Alala ko, mayroon pong maali. Lumapit ito sa akin, sabi niya, Pastor, tutulungan ko ba yung asawa ko? Bakit po? May sakit to eh. Ay, pitulungan yung asawa niyo eh. Hindi ninyo naintindihan, Pastor. Yung asawa ko, dating nagtatrabaho sa barko. O tapos anong ginawa? Nag-jump ship. Nakakita ng ibang sirena. Si Jezebel. At ano nangyari? Sumama kay Jezebel, kinalimutan ako. Ganon. Ano nangyari sa munod? Bakit ngayon nangmingi siya ng tulong sa iyo? Pastor, paglipas ng ilang taon, nilaban ko yung mga anak ko dahil Christian kami. Nakapagtapos sila. Ngayon, meron na kaming sariling bahay. Pero yung asawa ko, iniwan siya ni Jezebel. Sumama sa ibang siyokoy. Naintindihan niyo ibig sabihin? At ngayon, Pastor, may sakit, kawawa, humihingi ng tulong sa akin. Tutulungan ko ba? Sabi ko, kawawa, maraming tao ganyan. Hindi niya alam, sandali lang yun. Yung pansamantalang saya at the expense of his own family, pansamantala lang yun. E paano pa eternity? Sabi ko nga sa kanya, tulungan mo na lang, dali mo sa Panginoon Diyos, kawawa naman. Pinuntahan niya, tinulungan, sinera ng gospel, bago namatay, tumanggap sa Panginoong Jesus. Buti na lang naawa pang Diyos. Pero tiniis ng babae yun, ha? Kasi kung hindi mo iisipin ang eternity, isipin mo na kagad, ganito eh. Mabuti nga sa kanya.
pagkakataon na ng paghihiganti. Dahil ang Diyos ay banal. Buti na lang naisip niya rin yung awa, yung kaluluwa ba, mas importante. Kapatid, sa marami sa atin naglalaro, nakalimutan ninyo yung eternity. Maawa tayo, hindi ho ito ang buhay natin. Pansamantala lang ito. Now look at this. Kaya maraming tao nagkakasala because of their fear of this world. Wrong assumption. Akala la ito yung mundo. Hindi. The real world is in the world that God has created for eternity. This is not the real world. Kaya sabi nga ni St. Augustine, sabi niya, the answer is usually one of the two things. Either we wanted to obtain something we did not have, or we feared losing something we had. Yung takot, ganun din si Abraham. Hindi lang takot. Itong problema sa kasalanan. Hindi mo na nga alam, may takot ka pa sa panlupa, ini-excuse mo pa. We are trying to rationalize, trying to cover the truth. Eh, mahina talaga ako eh. Lahat naman nagkakasala ng ganyan eh. Iniwan na ako ng asawa ko, ano pang gagawin ko? Di ba dapat magpakasasa na rin ako ngayon? Sandali lang. Don't rationalize. Ganyan-ganyan ginawa ni Abraham. Besides, she actually is my sister. Di ba? Ini-excuse niya pa. Kapatid ko naman talaga siya eh. She is daughter of my father but not the daughter of my mother. And she became my wife. Talaga naman kami magkapatid eh. Sabi, oo, totoo naman yun. Kaya lang, hindi mo binigay pa rin totoong katotohanan. It's half-truth. Tama? It's half-truth. Sabi nga, once we assuage our conscience by calling something unnecessary evil, begins to look more and more necessary and less evil. Yun ang sabi ni Sidney Harris. Eh, problema natin, pag sinabi natin na ito ay kailangan gawin ito. Masama ito, pero kailangan gawin. Eventually, ang tingin na natin, hindi na siya masama. Naunawaan po. Don't play around with sin. We don't understand. We don't understand. Ang susunod niya, we try to manipulate. Alam mo, sabi nga, alam niyo yung ginawa ni Abraham? Sabi nga, no? And it came about when God caused me to wander from my father's house that I said to her, this is the kindness which you will show to me. Everywhere we go, say of me, he is my brother. Sabi niya, bakit po sinabi niya, parang sabi ni Abraham, isipin niyo asawa niya si Abraham, ha? Sabi niya, Sarah, kung talagang mahal mo ko, sa lahat ng pupuntahan natin, sabihin mo, kapatid mo ko, ha? Kasi sa sobrang ganda mo, eh, baka patayin nila ako para makuha ka nila. Kaya, Sarah, di baling ma-rape ka nila, ha? Basta ligtas ako. Kung talagang mahal mo ko, Sarah, gagawin mo lahat. O, di ba, ganyan-ganyan ang mga ginagawa natin? Mga binata, hello? Minsan, di ba, hindi pa kay kasal, sabi mo, talagang mahal mo ako. Sige na. Kakantahin mo pa, ibigay mo na. Sa totoo lang, we manipulate eh. Kung talagang mahal mo ko. Di ba? Ganon din sa mga babae minsan. Kung talagang mahal mo ko. Kung talagang mahal mo ko. Kung talagang Christian ka. Naalala ko, nag-aaral kami, meron akong Christian na Christian. Christian! Sabihin ko naman, huy, pakopya. Sabi mo naman ganon, pakopya. Sabi ko, ano ka ba? Christian tayo, bawal yan. Love your neighbor as you love yourself. Gumamit pa ng Bible eh. Manipulative. Ginagamit ang Bible sa maling paraan. Parang jablo. Tama? Hindi ba ganun ang ginagawa minsan natin? Minsan sabi natin, bakit ka lumalabas na hindi mo naman asawa yung lalaki na yan? Sinisharean ko. Nang alin? Nang oras mo na para sa asawa mo dapat? Hindi, dadaling ko siya kay Lord. Naman, mga lalaki naman, oh, sweetheart, sino na may kasama mo? Dinadala ko siya kay Lord. Kaninong Lord? Drug Lord? Ano? Maraming ganyan eh. They try to manipulate and try to excuse themselves. Mali na yung ginagawa. Tinutuloy pa rin. How can you get up? We don't understand anatomy. Wait for this. The underlying cause sa lahat ng ito, ang liit ang tingin ni Abraham kay God. Ang liit ng tingin niya kay God. Kaya sabi nga, there are two kinds of theology. Either you're big God, little me. Pag malaki ang Diyos, imposibleng magpapasakop ka sa bagay na ayaw ng Diyos. Malaki siya eh. O kaya, malaki ka at maliit lang ang Diyos. Kailan lumiliit ang Diyos? Kapag malapit ang Diyos sa'yo, tiyak malaki siya. Pero pag malayo-malayo, magmumukha siya maliit. Naintindihan po natin.
Kaya if there is no intimacy with God, for sure, laging ang liit ng Diyos kasi layo niya. It's at a distance. But if you are close with God, you will always see how big God is and you will never dare to compromise. Nakakaintindihan tayo. Crucial yun. Kaya sabi ng Diyos, ang liwang, ito sabi niya sa Peter, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow! Keep on knowing Him. Be intimate with Him. Kaya minsan, SMN, di na ako magbabago, hindi ko kaya. Kasi ang tingin mo, maliit ang Diyos. He can help you. He can deliver you. Ako rin, akala ko di na ako There was a time in my life, akala ko di na ako makakawala. Sabi ko, Lord, totoo ba't hindi na ako makakawala? Paano ako makakawala sa taong ito? Imposible. Iyak ako ng iyak sa Diyos. Sabi ko, Lord, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. For 7 years, I was crying. Lord, iligtas mo ako. Biglang inalis ng Diyos, niligtas niya ako. He saved me. Nakala ko hindi ako magbabago. There was a time, ito na lang at isipin nyo, bago mag-board exam, I was broken-hearted. Isipin nyo, mag-board exam ka, hindi ka makaisip. Parang, Lord, paano to? Hindi ko, mabuti na lang, malaki ang Diyos. You know what I did? Early in the morning, I would worship the Lord. Kakantahan ko si Lord. Hindi ko alam kung ano kakantahin ko. Basta ginawa ko doon, uso pa yung cassette. Ewan ko, alam niyo yung cassette, yung maliliit na ganyan, may roll yung ganyan. Pinlay ko ganyan, no? Ang ganda-ganda sa yung kanta. Ganito yung kanta. Yung ba, Jesus, You're the sweetest name of all. Sabi ko, wow, amen, Lord, amen. Kaya Lord, please. Inulit ko, nirewind ko, automatic music search yung AMS. Pak! In-expect ko yun ang kakantayin ko. So Lord, mahal kita, Lord. Ganyan. Mami yung konting kanta. We have come into this place to worship the Lord and to magnify the Lord and worship Him. Yes, Lord, I've come to this place to worship You. Pero Lord, hindi yan ang gusto kong kanta. Bakit ganun yun? Iba tumugtog. Nirewind ko ulit. Tinodo ko na. Tapos pinlay ko ulit. Sabi niya, bilang, tugtog din naman. We have come into the, let's forget about ourselves to magnify the Lord and worship Him. Sabi ko, Lord, upo, Lord, total kakalimutan ko sarili ko, pero hindi yan yung kanta. So, pinlay ko ulit. Tiriwain ko todo. Tapos kumanta na ulit. Jesus, You're the sweetest name. Natapos yung kaset, baliktaran, kasi auto-reverse. Wala yung kantang, let's forget about ourselves to magnify the Lord and worship Him. Pagkatapos, sabi ko, Lord, bakit wala yung kinilabutan ako? Lord, kinakausap mo ako, alam nyo? Pinagaling ng Diyos yung emotion ko. Pagdating ko sa eskwelahan, kasi mag-e-exam na, preparasyon na, pagkakita ko sa babae. I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. Di ba? God is powerful! He's big! Amen? He is powerful. Don't ever think that you can never get up and say, I can never recover. That's a lie from the devil. Because our God is bigger than ourselves. Our God is bigger than our weakness. Our God is bigger than our problem. Amen? Kaya ho, wag kang susuko. Get close to God so you would see how big He is. Now, ito pong napakagandang bagay. Again, ito, sabi ng Lord, you know why you have to get up? So don't ever be ignorant on this. There is a consequence. Don't wait for the Lord to expose our sin because our sin will find us out. Don't wait for it to be exposed. Tingnan nyo, God exposed it. Genesis 20. So Abimelech rose early in the morning and called all his servants and told all these things in their hearing. And the men were greatly frightened. And then Abimelech called Abraham and said to him, what have you done to us? And how have I sinned against you that you have brought on me and my kingdom great sin? You have done to me things that ought not to be done. Isipin nyo, ni-rebuke ng pagan king, si Abraham, the prophet of God, siya yung nire-rebuke. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa to sa amin? Ano ka ba? Bakit mo dinadala kami sa malaking kasalanan? Rebuke siya. Minsan tayo ine-expose ng Diyos. Minsan ine-expose ng Diyos sa ating sarili. And He reveals it to us through His Word, through our studies together. And yet we ignore. Sometimes God will reveal it in a higher level, but still we ignore. Don't wait for it to become worse. Get up! Kasi sabi ng Bible, sabi ng Lord, for this reason, many among you are weak, sick, and numbers sleep. Why? But if we judge ourselves rightly,
we would not be judged. For sure, God will judge. Kasi, holy siya eh. But when we are judged, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. Kaya, moment God exposed our mistakes, huwag na tayong magbaliwala. Kasi sabi ng Bible, oh, kahit sa mga, sa church, ganito, kahit sa church, if your brother sins, go and show him his fault in private. Ganun lang muna yung level. Pag ayaw pa rin, bring a 2 or 3 other witnesses. Pag ayaw pa rin, he refuses to listen to them, tell it to the church. O ini-expose na. Gusto mo pa bang intayin yan? Siyempre, ayaw natin. Ayaw din ng Diyos. He doesn't want to embarrass any one of us. But God has a way of exposing it just to help us recover from it. Minsan masakit. Minsan mas masakit ng pasakit. Pero yan ay dahil mahal tayo ng Diyos. He wants us to get up. Kaya sabi ng Bible, ito sabi ng Bible, look at this. Sabi Hebrews 12, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. Kasi kung totoong anak tayo ng Diyos, didisiplinahin naman niya tayo eh. Tama ba? Didisiplinahin niya tayo. Papakita, minsan sa atin nagkakasakit tayo. Minsan, bigay ng Diyos minsan yun eh. Hinahayaan niya yun para for us to just remember, teka muna, Lord, I need to get up. Naintindihan? Hello? Minsan, ang daming mga nangyayari na beyond our control. At matakot tayo pag hinahayaan na tayo ng Diyos. Sige, gawin mo na yung gusto mo. Naalala niyo sa prodigal son? Gawin mo na yung gusto mo. Dahil titiyakin ng Diyos, if you are truly His son, aabot ka sa pagkain ng baboy for you to get back to your senses and realize that there is no other way but get back to God. Friends, get up. Get up when you stumble. God upholds you. He's protecting you. Imagine He warned Abimelech in a dream. Hindi naman kailangan laging dreams eh. Minsan gagamitin ng Diyos ang dreams, yes. He has so many ways. But madalas, God uses His word. Madalas, God uses preaching. Sometimes He uses your own quiet time to speak to you. Yung iba nga, hindi na lang narinig ang Diyos eh. Why? Because they already hardened their heart not to hear God. At yun ang pinaka nakakatakot. Pakikalabit din ko, katabi mo. Narinig mo pa ba siya? Parang tulog ka na eh. Eh, totoo. Narinig mo pa ba siya? Now, at hindi lang, tingnan nyo. The Lord struck yung household of Abimelech with sickness. Sabi niya, and Abraham prayed to God and God healed Abimelech. Pero nyo, ibang tao pa na damay. Oftentimes, when a Christian does not walk with God and keep on lying down on the ground as in, hindi nyo lang intindihan, it affects other people. Isipin niya. Pag madilim ang bansang Pilipinas, sino sisisihin? Leaders? Hindi. Tayong Christian because we are the light of this country. Amen po ba? Pagka walang kalasa-lasa ang tabang ng buhay, sino sisisihin? Tayo. Because we are the salt of this earth. Kaya ho, pag may problema sa bahay, huwag nyo sisihin ibang tao. You, as Christians, are to be blamed. And God expects you to get up because other people are also affected by our lying down. Tingnan nyo, pati yung mga anon lang, hindi na magkaanak. Now, pangalawa, once you have understood the anatomy, may fear, may manipulation, mayroong rationalization, may manipulation, ito ang sabi ng Lord. Una, ang gagawin ng Lord sa atin, is to allow us to pick up from where we have fallen. Ano una? Understand the anatomy of failing. Two, pick up from where you have fallen. How? When you sin, when your sin is exposed, admit. Huwag ka na magmatigas. Aminin mo na, Lord, di ko po kaya. Hirap po ako. Tulungan niyo ako. Huwag tayo magmalaki dahil hindi natin kaya talaga. Kaya nga alam niyo po, alam ng Diyos na hindi natin kaya tumarito siya dito. Kaya sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Dahil hindi natin kaya. It is only through Him. Dati, pagmumura, naku, maniwala kayo sa akin, bawat kataga ako, may mura ako. Alam niyo yung PI, di ba?
Dumaan lang yung kotse ng magandang kotse, yung kausap ko. Grabe, ganda. Damay nanay niya. Grabe yan. Makakain ka lang, binong kumakain lang kayo. Nanay mo, sarap nito. Damay yung nanay. Hindi ko alam pa paano matatanggal. Ang sabi lang ng Diyos sa akin, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sabi ko, Lord, I want to be one with you. Tanggalin mo yung pagmumura ko. Hindi ko po kaya. Dahil doon, alam niyo, bigla ako nagkaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Basa ako ng basa ng Bible. Hinamon ako sa eskwelahan, biglang, alo, yabang mo na, hindi ka na sumasama sa amin ah. Hinamon ako ganyan, oh. Naku, kung dati yun at wala kay Kristo, damay ang nanay nun. Pero for some reason, ang sagot ko, ang paghihiganti ay hindi sa akin. Ito'y sa Diyos. Alam mo sagot sa akin? Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Nagulat eh. Ano nangyari sa'yo? Ako rin. Oo, ano nangyari sa akin? Aminin mong hindi mo kaya. Admit it. Come to God. And change your assumptions of other people. Minsan kaya we compromise, we think, hindi kasi sila Christian, Brother Bong eh. Hindi sila Christian, kaya kailangan ko silang pagbigyan. Mali ka. So many people out there, they want to change, but they could not find someone who will exemplify to them how to change. And they're waiting for you, Christians. They're waiting for you to model to them how to change. They want to change. Don't ever think they don't. There are some who don't want, but generally speaking, they're just waiting for someone to tell them what to do. Tayo ang hinihintay nila. Kahit sa school, maraming mga estudyante, ayaw rin naman mandaya. Kaya lang because they thought everybody's doing it. Kaya, but if there's a Christian who will stand firm, mayroon din tatayo. Naalala ko yan, nag-aaral ako. Wala, halos wala na nagpapaupo sa bus. Pag-upo ngayon, iba. Pag may matanda, okay, tulog na. Naalala ko, kahit yung kaklase ko, eh, no, siyempre, nandun din ako, pagsakay ko sa bus, makita ko babae o matanda, upo po kayo. Di upo. Yung iba, di na nga nagpapasalamat eh. Dahil mong dala. Tapos, sige, parang, ganyan pa, pinaupo mo na. Pero okay lang yun, hindi naman mahalaga magpasalamat eh. Dahil doon, yung kaklase ko, na nanonood lang sa akin, nagpapaupo na rin. Sabi ko, oh, buti, dalawa na tayo nagpapaupo, may kakwentuhan ako. Mamayang konti, sabi niya, alam mo, kinawa, gusto ko rin magpaupo, nahihiya lang ako eh. Pero nakita kita, gusto ko, buti na lang. Kaya nakakapagpaupo na rin ako. Bakit mo ba ginagawa yan? Eh, Christian ako eh. Naku, sabi niya, paano ba maging Christian? Tinanggap niya rin si Lord. Bakit? Maraming tao naghihintay lang. Kaya don't change your assumption. Minsan sa negosyo, hindi pwede, kailangan mandaya ka para kumita ka. Mali ka. They're just wanting to see an example of a person who will do it with righteousness and yet he will still gain. You know why? Because your profit will not come from your own works but from God. Sa Kanya galing. Hindi hindi ako kaya magbayad ng tax ng tama. Kasi if you do, babagsak ka, hindi ka kikita. Ganun. Ang pagkita, si Lord, He will even give you the money to pay your taxes properly. And you will be surprised. Why? Because God is real. Change your assumptions. Change your assumptions. Kaya tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung ending nito. Nakakatuwa. Ano nangyari kay Sarah? Tingnan niyo, basahin natin at magtatapos natin. Then the Lord took note of Sarah as He had said. And the Lord did for Sarah as He had promised. Pinangako ng Diyos, ginawa ng Diyos. Ano yun? So Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age at the appointed time which God had spoken to him. Sabi ng Lord, magkakaanak ka. Ako? Imagine, 90 years old, magkakaanak pa? Pero sabi ng Lord, magkakaanak ka. Magkakaasim pa kaya ako? Sabi ng Lord, hindi na mahalaga yung asin. Patatamisin kita. Lalanggamin ka ni Abraham. At yun ang nangyari. God gave her a child. At ang ganda, Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him. Ano pangalan? Isaac. Bakit Isaac? The Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 years old, as God had commanded him. Ang sabi nga nun, now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Ilan taon? 100 years old. Can you imagine? That's how ganun, Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh with me. Bakit? Alam niyo ba, ibig sabihin ng pangalang Isaac? Laughter.
Kaulitin ko, siya yung kauna-unahang birth tawa sa kasaysayan. Tawa, ibig sabihin na Isaac. Kasi nung una natawa siya, parang hindi siya makapaniwala, ako, magkakaanak! Sabi ng Lord, pangalanan mo siyang Isaac. Para matawa ka lagi na maalala mo that nothing is impossible with God. So every time he would see Black Isaac, tawa, alin ka dito! Lord, nakakatuwa talagang. Makapangyarihan ka. Di naman tuwing maalala mo, tatawa ka. Grabe si God, no? Minsan yung inaakala mo, kala ko hindi ako magbabago. Grabe, ang bait ng Diyos. Kaya magkikwentuhan tayo how the Lord will change us. And sometimes we will just laugh because of how God delivered us. Biro mo, nagawa mong kalukuhan yun. Grabe si God, niligtas tayo. Amen? And he said, who would have said that Abraham, that Sarah would nurse children, yet I have borne him a son in his old age. Friends, this is God's blessing for all of us. Ang sasabi ng Lord, get up. Understand the anatomy of failing. We are all prone. You are all prone to fall. Don't ever think that you are exempted. Don't ever think na mayroong ano ka pag kahit pastor ka na, babaybos ka, ligtas ka na. No, no. Keep yourself as in. Holy. Set apart for God's purposes. Be honest. Kaya anong sabi ng Lord? Lahat tayo. Kaya when you are afraid, ingat ka. Don't ever decide when you are afraid. Kasi pag takot ka, you bring your fear to the Lord first. So don't rationalize. Stop rationalizing. Don't manipulate people. Be understanding that God wants you. He wants to help you. He wants the best for you. And secondly, pick up from where you have fallen. Admit it. Change your assumption. Don't ever think that God will never forgive you. He will. I will end with this last verse. Nawala na. Last verse, sorry. 1 John 1:9. Ano sabi ng Bible? Yan. If we confess, meaning if we agree our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Tagalogin ko ha. Kung sumang-ayon ka sa kasalanan mong nagawa laban sa Diyos, siya ay tapat at makatwirang patawarin ka sa lahat ng iyong pagkakasala at linisan ka sa iyong kalikuan. Pag-isipan niyo, ikaw na yung nagkasala, makatwirang pang patawarin ka ng Diyos? Oo. Bakit? Dahil namatay na siya para sa iyo. Binayaran niya na yung kasalanan para sa iyo. At nabuhay siyang magmuli para sa iyo. Ito, let me end with a story. Talagang patapos na ako, sorry. Last na. Meron pong dalawang magkapatid. Doon sa bayan nila, magnanakaw sila ng tupa. Ang tawag sa kanila, sheep thief. Sheep thief, can you imagine? Sheep thief. Nahuli silang magkapatid. At alam nyo, nung nahuli sila, tinatuan sila sa noo para ipahiya, ine-expose yung kanilang kasalanan. Sheep thief, nilagay S-T. Sheep thief. Isipin nyo, dalawa, ST. Yung isa, tumakbo, hindi niya tinatanggap. Kakahiya, tumakbo, punta sa ibang bayan. But every time we would go to a place, lagi mayroong makakapunta na galing sa kalang bayan. Sabi niya, ba't kaya yung mamang yan may ST? Ah, sheep thief yan, sheep thief. Sheep thief, babatuhin, takbo na naman to another place. Pero yung isang kapatid, tinanggap na nagkamali siya, at sa halip na mahiya, hinarap niya, binabato, sheep thief, pa! Chipti pa! Pero gagawin pa rin mabuti. Binabato na siya, papakainin niya pa rin. Paglilingkuran pa rin. Paglipas ng ilang panahon, nakakalimutan na nalang pangyayari. Mayroong isang bisita, sabi niya, sino yung matandang yan? Bakit siya may tatong ST sa taas? ST. Ano ibig sabihin yan? Isa tagal ng panahon, nakalimutan na. ST, di ko alam eh. Siguro dahil saint siya. Kasi bait niyan eh. Nagbago siya mula sa sheep thief, he became a saint. He get up when he stumbled. Please tell the person beside you, get up when you stumble. Get up. Don't stay down. God is upholding you. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam kung talagang ang kamay ng Diyos humahawak sa iyo. God is not looking for religious people trying to do rituals on a regular basis on every Sunday.
God is looking for people who are real, wanting to have a relationship with Him. Accepting Jesus as His own personal Lord and Savior and taking the gift of becoming the child of God. Are you willing to get to be one with Jesus? Are you willing to be part of His family? Why don't you come to Jesus and say, Lord, I admit I'm a sinner. I don't want to stay down. I need you. Come into my life. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for rising from the dead. Thank you that you are alive. Thank you that you have already forgiven all of my sins and have given me new life. And maybe to some of you, you're a Christian and yet you keep on lying down and God wants to raise you up. God wants you to get up. And with the Lord speaking to your heart, why don't you come to Jesus also and say, Lord, I don't want to stay down. I want to get up. Lift me up, Lord Jesus. I cannot do it on my own strength. Come to me, Lord. Save me. Thank you, Lord, that with your victorious right hand, you will lift me up. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father in heaven, I thank you, Lord, for everyone in this place. Thank you for every family we represent. I pray, Father God, that you will always lift us up, Father God, whenever we stumble, O God, that we may truly get up, believing, Lord, that you are always there to welcome us. Thank you, Lord, for exposing our sins before you, that we may realize, Lord Jesus, that you want us to be cleansed, you want us to change, and you want us to become like Jesus, our Lord and our Savior. Father God, I pray to bless every family we represent, and allow us, Father God, to shine brightly as your people. Lord, as you have not, rejected Abraham, you even called him your prophet. I pray, Lord, and I thank you, Lord, for calling us your son, and you're not giving up on us. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you, Lord God, for your word. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Praise God for that wonderful message. Why don't we all stand up and sing our last song. Come on.